Sorry, nagpako kasi natulas ako kanina doon. Anyways, magandang hapon sa inyong lahat. Papito kayo dyan. Pinapakilala ko, hindi kayo nakikinig, mga bastos na ito. Ang dami-dami kasi sinasabi ni ate kung ano. Sabi nga ni ano, diba, ni Ana, huwag kayo maniniwala sa mga pinagsasabi ng mga ganyan. Wala yan. Diba yung nangyari, tapos na yun. Wala na yun. The end. Palagi tayo nasa now. Okay. Inaantok na kayo, di ba? Gising na gising? Gusto nyo na pampagising? Okay, pampagising muna tayo. Kasi di ba, ang topic ko ay, ano nga yung Josh? The importance of the performing arts, di ba? In good governance, charot, di ba? Such big words! Anyways, speaking of performance, lumevel up ng lola nyo. Di ba, social media, libre. Ngayon, magbabayad na kayo. Kasi, gumawa ako ng pelikula. Oh! Di ba? Performance pala, ha? Etong sa inyo. Ate, i-cue mo nga yung teaser ko dyan sa 3 minutes. I-cue natin dito, mga kuya. Para maganda ang laban. Thank you.
estudyante, ako ay kayo. Yan ang inuwak sa pelikula ng yan. Gusto niyo isa pa? Isa pa akong teaser. Dito sa Dumaguete, sa Siliman University, unang ipapalabas. Ito ang trailer for the Metro Manila Film Festival. Kuya, laksa po naman! So we thought of political satire. And so I'll show you the very first video we've uploaded. Can you show them Bayani? Yeah. Hi! Pinoy? Tagasan ka sa atin? Ako taga-Imus Cavite, hello! Alam mo, sinuwerte ako sa employer eh. Nagustuhan niya yung sinigang ko na nanginginig sa taba. Naku! Maraming mga isnabera dito, nakakainis. Lalo yung mga kababayan natin, mga mata pobre. Kilala mo ba yung malo? Yung ipokit ang baboy na yan, writer ko, no? Sosyal-sosyalan. Ba? Sino plano ba nun? Ayaw makatabi mga Pinoy? Lalo lang mga tulad lalo yung mga DH. Tang na niya. Eh, kung talagang mayaman siya, no? Eh, bakit siya nasa economy? Oh! Kung pala, ang isinya. Ang ganda na suot mo. Mukha ka mayaman. Ganda, black. Miss na miss ko na ang pamilya ko. Hindi lang talaga kailangan maghanap buhay, no? Bale, makakalimang balik na pala ako dito. Uy, pumunta ka sa Filipino night, ha? Magbarong ka, ha? Para naman pareho tayo hindi malungkot at saka sasayaw ako ng singkil, eh, ha? Eto pala ang number ko. Ibibigay ko sa'yo. Pero ang ballpen, ha? O ayan, ha? Shhh, tawagan mo ko, ha? Tawagin ba kami mga
mga bagong bayani, leche. Hindi ko naman kailangan ng ganyang mga klaseng mga papuri, ano. Kailangan ko datong. Eh kung kami pa binibigyan nila ng trabaho, hindi ko na kailangan umalis ng bayan. Kaya ang hirap naman, nakaasa silang lahat sa aming buhay. Dapat niyo, magmuna sa anak ko hanggang sa presidente. Che, akala ng mga kamag-anak ko, bago magkudkod ng kubeta. Sa Roma ko nga lang ginagawa, pero ebak pa rin yun, ano. Eba paano man, pinapadala ko ng picture, syempre lagi akong nakangiti. Eh alam ko naman magpapicture ko ng umiiyak. Wala mo ako. Ibang pakay niyan. Meron dyan, lapas ng lapas ng kinukura at kanila pera, ide-deposito abroad para hindi sila mag-booking, no? Oh, samantalang kami, kayot ng kayot, tapos padala lang padala pabalik sa atin. Eh, ikaw ba? Ano ba ang trabaho mo, ha? Hindi ka mukhang Euro General. Hindi ka naman mukhang miyembro ng Gucci Gang. Ay, baka naman ikaw eh, change citizenship na, ha? O baka ikaw yung may paparesto ng Senado, ha? We are now approaching Rome to... Ay, naku! Lalambing na tayo ha, basta't nasa iyong number ko ha, keep in touch. Alam mo, may kamukha ka. Pero mas kawawa ang bayang, nangangailangan pa ng bayani. Correct? Correct. Okay. So, yun ang isa sa mga una namin pinalabas na video. At you know what? Ang pag-upload ko actually surprised us. You know when you want to do some good in the world, hindi mo naman yung ginagawa tapos parang ang dami pang mga etche-burech iniisip eh. Diba? You do something and then, actually, pag may karga ang ginagawa mo, ang universe na mag-conspire yan para magbalik sila ng something. Nung in-upload namin ito, pag-gising namin, nag-aabang meron kami mga 300 hits. Nagulat kami. Habi ko, yung between your kamag-anak and mine, ginita ko maka 50. Paano tayo nagka 300? So, nagulat kami kasi as soon as we uploaded this video, the different networks tried to get in touch with us. Checha Lazaro was there, yung iba-ibang mga networks wanted to ask for our interview. And sabi namin, wow! What have we done? What have we done? Saan ba tayo naka-flag at parang naka-jackpot yata tayo doing this, no? And so, sabi namin, mukha naman nag-respond ng mga tao sa ginagawa natin. So why don't we do more? Remember when we started to do this, wala kaming pera. Ang puro lang kami lakas ng loob. That was what we had. We wanted to change a lot of things in our country. This Chaka Philippines is super Chaka, sabi namin. Huwag tayong maging dagdag pa sa mga kapangitan ng bayan ito, baka naman pwedeng tayo makatulong sa pagbabago. And so we said, where do we start? Eh wala tayong pera, sabi nga namin, eh meron namang YouTube, libre naman mag-upload sa YouTube. Eh kung talent, siguro naman meron tayo nun. Because we are a bunch of artists, no? Ako, mga kaibigan ko, ako yung artista, ako yung director, mga kaibigan ko, mga artista, mga director din. And when we said, gawa tayo ng video, nagulat ako kasi, yung mga kaibigan ko, mga cinematographer, nag-volunteer. Sabi niya, oh, may that's a really nice idea. Tutulong kami. So, people came in for free. And then yung equipment namin dito, ni Cinco, we've done more than 30 videos and for all of the equipment na ginamit namin, and sometimes state-of-the-art cameras, walang bayad. Walang bayad. Kahit kami nagulat. Wow, amazing! Up to this day, this guy Jim Baltasar owns CMB Studios. Hindi ako sinisingil. Sabihin ko na, Jim, meron tayong gagawin next, wala change video. Okay, direct. Anong kailangan mo, sabihin mo lang. So, nakakagulat, hindi ba? People really wanted to give. People are wanting to help change the world. And so, sabi namin, okay, fine, maraming salamat. So, kami naman, natutuwa kami kasi pinanganak namin yung Wanna Change and then parang gusto niya magkaroon ng mga kapatid. So each time, merong issue na gusto namin pag-usapan, ang kailangan lang namin yung magkakaibigan, magtatagpo-tagpo kami, magluluto lang ako. Alam niyo magaling magluto, nasa itsura ko ba? Ha? Oo. Oh, napakahiling ko magluto, ganyan ako magmahal. Punta ka sa bahay ko, kakain tayo, magchika-chika. And then from there, we'll discuss the issues that affect our country. Sabi namin, anong issue pag-usapan? Papatulan ba natin yan? Especially kung bumili si Pinoy ng Porsche. Uy! Kumampanya ka nga kay Pinoy, tapos ngayon nagtitirahin mo. So we thought about, sabi ko, oh, nga, ano parang hindi natatama.
there was so much discourse about buying the Porsche. And so we said, oo nga, ano, pero bakit ganun patuloy ang mga tao nagsasalita tungkol dyan? So kami, nag-reading kami ulit, dalawang dealer na, magastos yun, ha? So sabi namin, gagawa pa tayo ng isang kritisismo sa presidente, nakakalukluk pa lang. Eh samantalang tumaya ka sa kanya, nanalo nga, kasabihin mo ngayon, mali ang ginawa niya. How does that affect his rating? Diba, mabango-mabango, sisiraan mo. So ang daming pumupa sa isip namin bago namin gawin ang isang bagay. But then when we thought about it, and then we said, pagka ba kinampanya mo at nanalo, at tingin mo may ginagawang hindi maganda, dapat ka bang tumahimik? Habi ko, parang sigurong ang tingin ko lang dyan, eh pag meron kong kapatid nag-a-addict, mahal ko yung kapatid ko, di ba? Pag nag-a-addict, sabihin mo ba, o sige mag-addict ka, mahal naman kita eh. Okay lang yan, brother! Di ba hindi? Huy, masama yan, brother! Masusunog ang utak mo sa shabu, kukulo ang utak mo dyan. You tell him to stop, right? So sabi namin, baka yun na lang kailangan natin panggalingan sa kritisismo. Hindi naman natin sinasabing, masama kang presidente, masama yung ginawa mong yun. So anyway, isip-isip kami, hala-hala, may baka mami magalit yun sa'yo, ikaw din. E textmate na kami at that point. Diba? E ba, ano nangangampan niya? Lahat ng pasasakit, sinakyan ko, no? Tricycle, float, aeroplano, helicopter, pagkapit ng Pilipinas. So it took some time before we decided to do what we did. Pero nanaig ang dapat gawin, ang dapat gawin. And so, we did the Porsche video. Kaso mo, pinagtawag ako sa Malacanang. I was called to the palace because of this video. So, please watch the Porsche, please. Nako, ako yata naputok ulitong bagong taon eh. Abay, pumutok ba naman ang presyo ng LRT? MRT, SLEX, NLEX, kuryente at ng mga bilihin. Grabe ngayon ang baka sa kabisayaan. Bah, pati mga harunapin ngayon, nangungunod na. Aray ko! Teka, bakit mo sila nandito? Eh, hello po! Ano ba meron? Sabi kasi, dito dadaan! Ang alin? Yung kotse! Alin kotse? Wanna change! Paparating na yung kotse ng kaunlaran! Yung binili ni Pinoy ng 4.5 million? Wow! 4.5 million ba halaga nun? Susan! Hindi ba kayo apektado? So? He did not make crap with the government coffers. It's his personal money. It's his life. Yan bang na ako maganda po ba ako sa kaka-training sa ospital kung saan ako rin na nagbabayad para lang makapag-intern ako? Nak ng tokling? Dead mo na? Basta si Mr. President, hindi napapahiya sa mga nililigawan ng chicks, di ba? At saka sabi ng teacher kong Pulpul, for my future, dapat mag-ambisyon rin daw akong magkaroon ng kotse. Akala ko ba, wala kang pamasal, papuntang school! Wala na nga, kaya nasasali ako sa mga game shows ni Wheeling Wheelie. Balita ko, nanibigay nga siya ng mga kotse doon eh. Ang bihira naman, no? Hindi mo siya marunong makilaman? Hindi. Eh sabi naman daw niya, ginawa niya yun para matanggal ang stress. Nakaka-stress naman talaga magpatakbo ng gobyerno. Ano ba nagawa ng gobyerno niya? Uy! Kayo naman! Itindihin niyo naman! Nakaka-stress nga naman yung wala ka pang nagagawa sa dami ng kailangan gawin, di ba? Third hand naman yung kotse! Ha? Ke third hand? Ke second hand? First hand natin ibinigay sa kanya ang posisyon niya bilang Pangulo ng Pilipinas. Aba, ay sabi niya, bayan muna bago ang sarili. Eh, kaya nga kami andito! Bakit? Pag-iisip kami! Pag-iisip daw yun at matulid. Ibig sabihin, pwede kaming dalhin sa mataas na lugar.
na lang ako pupunta sa school. Ako, kahit sabit pwede. Kahit sa bubong. Barawan. Hindi ko na nga alam kung saan ako dadalhin ng linshak na gobyerno ng ito eh. Basta joy. Tapos, makikisa kay Palmy kayo? Eh kung sumabay ako sa kanya, at least kung nasan siya, nandun ako! Correct! Papangako ng lahat ng mga yan ng eleksyon, walang iwanan! Tayo ang boss! Ay, tama! Tayo ang boss! Ng tuwid na daan! Parang, ganito! Highway! Tuwid ang daan! Eh, sigurado ba kayo? Napaka-angkasin niya tayo! Sigurado! Namaku siya! Pero pribadong sasakyan niya ho yun. Eh, ba't ganun? Inura niya ang pribadong buhay niya bago ang lingkod bayan. Simple, really. RA-6713, Section 4H. Simple, really. Public officials and employees and their families shall lead modest lives appropriate to their positions and income. They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. What's the problem? Imelda's got shoes? Kaya na yun! Hair up robes, petrous wine, kaya rin ngayon. GMA paid for a fantabulous dinner at Lassert in New York. Kaya rin ngayon. Pinoy bought a Porsche! Kasi kaya na yun. Ang akala ko ba? Naiiba siya! So, nagpunta kami ng kaibigan ko sa Malacanang. Nung nandun na kami, nandun din si ES, si Ochoa. So, po kami, tagal pa kami pinag-antay. So, nag-build up ang kaba ko. So, nandun ako, pinalabas namin yung video. No, gusto makita ni ES. I think di pa niya napapanood at that point. Kasi, they were trying to show it to the president, but the president, they were afraid. I think he saw it. Nagalit, na high blood daw, na high blood. That was the term na ginamit. Nung napanood nila, alam niyo ba ang tawa sila ng tawa? Tawa sila ng tawa at ang sabi nila sa akin, wanna change, tama ka naman. Tama, o tama pala ako, iba ako yung pinatawag. Sabi kong ganun, ano? Eh, ikaw naman, sabi niya, pagpasensyahan mo lang muna yung presidente, bago pa lang. Bago pa lang sa limelight, eh, hindi pa sanay. Nagkakamali, pero mabuti rin naman yung ginagawa ko. So, okay lang yan sa amin. Sabi naman nila. So, nakahinga ako ng maluwag. And ever since then, that is how we try to maintain our independence as activists in relation to Malacanang. Okay? Kasi that is what we do, no? We criticize. Hindi lang kasi maintindihan dito sa Pilipinas ano ang halaga ng criticism. Diba? Tayo, hindi tayo mahilig mag-criticize ng harapan, diba? Mayroon ka sa backbiting. Diba, pag meron tayong ayos sa isang tao, yung tayo masabi, uy, alam mo, okay ka sana, pero pwede bang dumating ka naman ng maaga? Lagi ka nalang late sa meeting?
So magdadabog tayo, mairita tayo sa taong yun. But you can never tell her to her face, please come on time. Irespeto mo naman ang oras namin. Di ba hindi tayo magsabi nun? Kasi nga, sa atin, hindi rin matintang kasi so nakakabuti. Halimbawa may kumanta. Di ba? Ang ganda-ganda ng boses niya. Pero for one line kung nawala siya sa tono, di ba? You want to tell her na, hoy, ang ganda ng boses mo. Pero sa isang linya, nawala ka sa tono. Pero tayo, di ba? Ayaw natin sabihin yung may one line na wala sa tono. Sabihin, ang ganda talaga ng boses mo, ate. Grabe! We were the best! Yun namang tao, naniwala na naniwala. Samantala, if you were only honest, then alam mo naman, sana meron siyang room to improve dahil you were able to criticize her. Tama? Kasi tayo, we don't like to do that. And kami, sa Wanna Change a Book, that is what we try to do. We give criticism. Pero, pag ikaw nag-criticize, syempre handa kayo tinitira ka. Ako naman, Diyos ko, naloka ako dahil ang dami kong trolls, you know? Grabe, especially when you're doing the impeachment, organized pala yung mga yan, 300 a day. Pinag-fiesta na ako sa YouTube. Ikaw na baboy kang sebo ka, kalma kong sino ka, tinungay mukha mo, butas-butas. Susipariyose. Ang sakit ng salita. Pero pag tingnan mo, baboy ka, parang totoo naman, di ba? Tinungan mo yung mukha ko, medyo butas-butas na. Pero hindi ba, pinipersonal ka. Sana kung titirahin ka, it will be about the issues. Pero hindi. Pag wala na silang masabi sa'yo, di ba ganun yung mga tao, pag wala nang masabi, kayo magalit kayo, hayop ka, takina mo! Ganun na lang, di ba? Hindi mo makuhang magalit, pero speak to the issue. Ako, I've dealt with a lot of trolls. Ito ang sabi ng mga tao, how do you deal with your trolls, May? Habi ko kailangan lang, pag may criticism mo, papakinan mo kung ano yung may ikabubuti ka, pero kung wala, di huwag mo nang pansinin. Di ba kung may ikabubuti ka, eh, maganda namang sinabi. Katulad ako, for example, I mean, look at me. I used to be almost 300 pounds. And if I look at my own excesses, di ba, ang sugar ko napakataas, diabetic ako. Almost 300 pounds. I'm not good for me. Listening to my critics, alam ko that I have to take good care of myself. And so, wanna change ko, ayan, ang disease mo, syempre kailangan kong ituon din sa aking sarili. At yan lang ang aking kabaguyan. Eh kasi naman ako, ang extra rice ko, 6. Eh, may 3 na ako sa plato. Siyamda yun, ano? Dari ko. Over! Diba? So sabi ko, o nga naman. So, you know, in fact, tinundan ako ng probe, I don't know if you've watched it. Yes. For 1 year, nagpapayat ang lola nyo. I've lost 30 pounds actually, middle of start ng year. And then I joined the campaign of Pinoy. Awa na Diyos, matapos sa isang taon, I lost 4 pounds. 4 pounds in 1 year, nakakahiya. Yun, hindi madali ang pagbabago. Napakahirap magbago. So after nung taon na yun, nag-try na naman ako, bago na naman. Since I've lost 70 pounds. Palakpak naman dyan! 70 pounds! Di ba? I mean, doon talagang naglalakad ako ganyan. Tsaka pumaro ko sa salamin, hindi ko nakikita ang flower ko. Asa na ba yun? Hindi ko nandiyan lang yan eh. Di ba? Kasi yung pil-pil mo, pala-pala-pag-pala-pala-pag, hindi ka doon ko nakakakit. Hindi ko nakikita. Aba, nagpapayat ako, nakita ko na siya. Andiyan ka lang pala. So you know, after a year, nakita ko siya. Ang ganda mo pala. See? I was able to... And that is criticism. And that is taking it... And that is not easy. Di ba sabi nga ni Ana, don't stay in comfort zone. Kasi nakakatakot siya. Ako ngayon, ganun, nasalamas advocacy ko, you know, ako natakasahan ako palagi. I've learned ang gusto ko palang baguhin, kaya kong banggain. Alam niyo ba yon? Pag meron kayong gusto bang dapat, babanggain nyo. Kasi pag gusto nyo baguhin, pinag-uusapan nyo lang, parang nag-Facebook lang kayo, pag nag-like kayo ng advocacy, akala nyo aktivista na kayo, hello? Hindi po pwede yun. Kailangan meron kayong ginagawa sa cyber world, may ginagawa nyo sa real world. Because when you marry that, no? Doon ka nakakapag-transform. At napaka-importante ng integrity of character.
Yung isang araw na nag-guest kami ni Red Tani, kasi nakakapasa lang nung ng RH, kasama ko si Red Tani, si Bump Lover, nag-usapan din namin kung anong nagagawa ng social media. Sabi nga namin, wow, nabago ang laban na nagkaroon ng social media. Kasi kahit hindi ka mag-aral ng journalism, mag-plot ka lang, writer ka, di ba? Di ba, patas na rin ang labanan, kala mo, ikaw writer ka. Ako writer din ako, may vlog kaya ako. Aming si Ma'am Vlog, hindi nagkaroon ng journalism or anything. But she has thousands and thousands of followers. And so are the others. So because of social media, something's available to us, lalong-lalo kayong mga kabataan, tambay kayo sa mga Facebook, Twitter, di ba? Sino walang Twitter account? So wala pa kayong Twitter. So ang content. Di ba? But most of us have Twitter accounts and Facebook accounts. And then, di ba, lahat ng angst natin nandun. Di ba? If you miss your friend, you wanna talk to her, alam mo kung kamusta siya, you just look at her Facebook and her status. Walang sinasabi niya. Di ba malalaman mo na kung ano? Pero hindi po pwede na nandun lang tayo palagi. Di ba, katulad nila Ana, di ba? Meron silang, siguro, meron silang mga Facebook pages, but they do something in the real world. Di ba, you talk to the owners of the ocean park and tell them, uy, hindi ganyan. You know, our advocacies working because pinapatutuhanan natin yan sa totoong buhay natin. In fact, you know, attending talks like this, ang dami-dami ko natututunan. I don't just stay in Facebook. You know, there's so much wisdom that you can learn from people if only you interact with them. Grabe! Ang dami-dami mo talaga matututunan when you try to listen to the people. Nandun na naman yung talino eh. It's not as though i-invento yung par, aalamin mo pa. You just try to remember because it's actually all there. Ang problema lang talaga natin, we do not like to find out kung ano talaga ang meron tayo. Kung ano talaga ang karga nyo. Kasi you can really bring change into the world. Pero ano ba ang karga nyo? You have to ask you, ano ang karga nyo? And you also have to ask you, ano ba ang lakas ninyo? You always have to start from you. If you want to do anything, you cannot start from anong gusto ng kaibigan mo, anong gusto ng nanay mo. Palagi kang kasama sa equation. Ano ang gusto mo? Ano ba ang lakas mo? Doon ka lang talaga mag-umpisa. And that is so important. Kasi like for example kayo, creme de la creme siguro kayo ng inyong mga probinsya. National to, di ba? Sino taga Luzon? O, ang dami. Visayas? Mindanao? O. I mean, andito ang mga representante ng Luzon, Mindanao. I'm sure kayo pala, special na kayo in your own way. What are we really trying to do here? Why am I here? Why Anna? Why si Ma'am Liling nandito? Because actually, sa totoo lang, the world will end. Nandito tayo kasi ano na tayo, party na to kasi mag-end of the world na. Kailangan tayo magkakilala. But actually, you know, I really realize that the world ending is not a physical ending of the world. Ang nagbabago actually at ang magbabago ay ang kapalayan. Napapansin niyo ba? Pumasa na ang RH. Ngayon pumapasa ang FOI. Di ba ang EPAL na dati, si Wingard Chan, yung mga answer, gusto ko sana sagutin pa kanina, pero tumahimik na lang ako, nakaganon ako sa answer niya. But anyway, di ba ang EPAL noon tanggap natin? Pero ngayon kinagpwestiyonan natin ang EPAL noon, okay lang sa tayo ng mga tarpulin, di ba? Wala naman tayong problema sa TARP noon. It's part of our culture, part of our way of life, so what? But now look, there's the anti-EPAL movement. You know, ever since Vince Lasatin started and we joined it, ngayon there are almost 100 chapters of anti-EPAL all over the country. Hindi namin yung tinulungan. That is the initiative of the people. Sila lang umakayaw. Amazing! Who would ever think this tech would take out his tiles? Now, you know, somebody from the municipio is telling me, huy, may ano ba ngayon, isip siya pa paano sila makakampay ang gusto ng EPAL? Kasi takot sila, alam nila, nagbabantay ng tao tungkol sa EPAL. So when I came here, nakita ko yung tarpulin ni Wing Gatchan, naloka ako. Diba? Kailangan kayo matutong magtanong.
Di ba, don't get comfortable. If you see, kasi di ba ganun tayo? Natatakot, nahihiya, hindi kikimo. Hindi po pwede. Pag meron tayong gustong baguhin, tandaan niyo na kaya-kaya natin banggain. Do you believe that? Yes! Break the limits. Pero, tanongin niyo lang sa sarili niyo, anong karga niyo? Kasi naman kung ang karga niyo, galit, poot. Di ba? Paghiganti. Tapos hindi naman kayo nag-aaral, mga bobo pa kayo, maingay lang kayo. Hello? Kaya hindi mo nag-aaral. Importante na may karga ka, nagagaling ka sa tama, at ang gusto baguhin ay ang mundo para sa ikabubuti, then the universe will conspire. Ito ang hindi na nagtatakayo ako, I'm here, di ba? Nagulat ako na nandito rin si Eve Ensler, nandito si Monique Wilson. Sabi ko, wow! Si Anna, who I really wanted to meet, now she's here, nagtatagpo-tagpo na mga babago sa mundo. Hala! Aren't you excited? Yes! Ako, I'm excited! It excites me to know na andito ako ngayon, I wanted to come to Dumaguete, hindi ako lagi natutuloy, but it had to be today. Hindi nga ako dapat darating today, dapat kahapon ako eh. Pero somehow, something happened, I'm here today. It had to be that I will see Eve, Esther, and Monique, and Anna, and all of you. Kasi alam mo, ang mga karga lang natin storya. Diba, si Eve, Esther nga doon sa kabila, kinikwento niya kung paano siya hirin ng kanyang magulang, kung paano siya, she was a victim of violence. But look at her now. She's putting up a project called 1 Billion Rising to end violence against women and children all over the world. Diba? Eh kung hindi mo kalang violence, kaya mo lang mag-aaral, gusto mo lang pumatay ng tao. But look at what her own narrative is doing to her life. Kaya kayo, marami na kayong makabagang kwento, mga angst nyo, mga sama nyo ng loob, leche. Ang daming yan. Men. Diba? Sige, ako may marami yung sad story sa buhay ko. Pero I will turn out my sad story into something that can help change me and change the world. So you will have your own narratives. Diba? Ako artist ako. I'm a performer. And this is how I choose to live. To use my art for social transformation. Choice ko yun. Kayo, ano ba mga choices niyo sa buhay? So kayo nandito kayo, I mean, there's a challenge ahead of you and all of us here. Diba? Baka naman kayo makatulong sa pagbabago ng kamalay ng bawat Pilipino, darating ang eleksyon. I mean, we talk about governance, darating ang eleksyon. Paano kayo iboboto? Sino ang iboboto ninyo? Eh, ano bang ginagamit yung pamantayan para kayo magdesisyon? Kanino ba kayo nakikinig? Sino bang mga idol nyo? Diba? Guys, tandaan ninyo, look at Manny Pacquiao. Number one, top. But something happened recently, he lost. I don't know what that means. Something's changing. I wanted the guy to win, di ba? Pero, sabi na rin niya, I was overconfident. Di ba? I heard him say that over, no? Television, di ba? Sabi ko sabi niya, I was overconfident. See? Kaya kayo, you know, all of us have shadows. The ugliest part of us, you have to learn to love those shadows. Ako kasi dati, tinitangita ko sa ugly side of me. But nung naging wanna change ako, napakahalaga pala ng pangit na side mo. Because when you engage the bad and the good, yung engagement na yun na nagtatasa sa'yo, and then, pag tamang Diyos mo, nanalo ka, wow! Nagiging baguhang tao. Ako, hindi ko yung naiintindihan noon. Sabi ko, ito namang si Lord, oo. Hindi ako papalaluri sa loto. Bakit ako pinapahirap pa? But then I realized how important our weaknesses are, our shadows are, our bad ugalis are. Kasi, kung hindi mo alam yun, wala kang tinatasahan. Wala kang binabago at kailangan mo yun bilang tao. Ako nung na-realize ko, wow! Kaya ako ngayon, parang feeling ko, abad! Bongga pala itong na-discover ko. Because I never used to understand that. I used to hate my bad side. Yung alakas-lakas mo kumain, hindi ko talaga mapigilan. Kasi ako, malungkot ako, kakain ako. Masaya ako, kakain ako. Depress ako, kakain ako. Kailan ako, kakain ako. Nasabi ako, kakain pa rin ako. Kain mo ako ng kain.
Sa lahat ng kahirapan ko sa buhay, that's what I did. I ate and ate and ate. Pero sabi ko, napakasama ng ugali ko. So I was so aware of that bad ugali that I love to eat. So me, you love to eat too, but look at what it has done to my body. Ang sugar ko, sabi ko, 193, ang normal, 90 to 110 maximum. Magkatesa ko ng sugar ko, lalo na pag-stress ako, 193. It is knowing na ang lakas ko kumain, nabili ko sa sugar, knowing that I will try to eat better. Mag-vegetables na ako, hindi ako magsusoft drinks, bawas ang asukal. Kasi when you're so mindful of your bad side, you can really change it. But it's very important to be mindful of that. And I hope you are, kasi napakahalaga nun. So ako dahan. And I tell you, napakahirap ha, kasi nag-lose na ako down to 80 or 90, ay nasa 70 ako ulit. Kasi hindi madali ang magbago, don't romanticize it. Pero, pag mindful ka na alam mo na meron kang gustong baguhin, tapos authentic ka, meron kang mababago. And I hope you really, really believe that. Because right here, right now, is an opportunity for all of us to find our better self. Because there is a better self. There is, you have to find your creative, the creative in you. That is what God gave you. I don't know kung Muslim ka, yung bigyan ni Allah. Nandyan lang yan, natutulog. Pag di mo yung ina-engage, hindi mo yung matatap. But it's right there, it's available for all of us. And in the Wala Change Advocacy, yan lang ang aming ginagawa ngayon. We try to use our art, what we're good at, so that we can actually help change the world. And so I'm calling on all of you, you're all here now. You've listened to a lot of speakers. Ang dami-dami nilang na-share sa inyo, dami mga karga niyan. And I'm sure yung mga iba, tatapo ninyo. Gusto nyo, huwag kayo maniwala sa akin, eh, huwag na. Diba, you don't have to. You really don't have to. From here, you will decide anong iti-take nyo, anong itatapo ninyo, o itapo nyo ito lahat. Bahala kayo. Diba? Pero I think there's a reason why you are all here in this room right now. I mean, and brought with this experience and with these people. Because I'm sure, yung iba pinakinggan nyo, I mean, for example, si Mr. Win Gatchalia, winner, di ba? Number one, number ganon. But I still ask him, ang galing mo naman pala, why are you still epal? Why are you still epal? Di ba sabi niya, para malaman ang mga ginagawa niya. Ginagawa niya, dito lang, dalawa yung tarpulin niya. Kung naiintindihan yun, no? So guys, you know, there's so much good and bad in the world, but it's actually our choice what we want to do with the good and the bad. So that it serves us and the kind of world we want to live in. And so, I challenge you also to be volunteers. Diba? Because ako, I'm a volunteer and I'm proud. I volunteer for causes. Volunteer. In your life, huwag kayong mahiya. Kung merong mga nangyari, volunteer. Yeah, I was just part of a conference on volunteerism. You know, I realized how important pala volunteers. Kasi hindi kayang gampana ng lahat ng mga pinuno natin. Hindi kaya. Ng mga leader, hindi kaya. Kailangan nila tayo. And if we can volunteer, gagamitin nila tayo, then we can really do something. And so, I'd like to leave you with one last video. Can you play Baligtaran? Itong video na to, we've done this a long time ago. Minsan na lang pa niya na, I don't know what in what country, kasi gumawa siya ng poem, he ran it forward and then he ran it backwards. Pakinggan niyo yung poem, it's exactly the same run forward and then, pero backward na niran, iba na ang ibig niyang sabihin. So I just want you to watch it, let that be the last video, I'll leave with you before we do our Q&A. Baling Taran, please. Thank you.
Ito ang katotohanan. Kung baliktarin natin ang lahat, hindi tayo kailanman magiging isang bayang dakila. Nagsisinungaling ako kung sasabihin ko sa inyong may magandang kinabukasan ang Pilipinas, na ang ekonomiya natin ay magiging matatag, naaahong tayo sa kahirapan at titigil ang korupsyon bago ang lahat. Dapat niyong malaman, hindi deserving na maamit pa ng bayan natin ang mga yan. At kumbinsido ako dahil kilala ko na ang Pilipino. Nasa dugunan natin ang korupsyon at pagsisinungaling. Hindi ako naniniwala kahit kailan na tayo magiging isang dakilang bayan sa darating na panahon. Salamat sa gagawin pa ng mga tao. Lulubog pang lalo ang bayan ito. Pero may mga sorpresa pang mangyayari. Iisa lamang kapalaran ng Pilipinas. At sa ayaw man natin o sa gusto, ito ang mangyayari. Ako, baligtad ang paniniwala. Ito ang mangyayari. At sa ayaw man natin o sa gusto, iisa lang ang kapalaran ng Pilipinas. May mga sorpresa pang mangyayari. Lulubog pang lalo ang bayan ito. Pero salamat sa gagawin ng mga tao, tayo'y maging isang bayang dakila sa darating na panahon. Hindi ako naniniwala kahit kailan na nasa dugunan natin ang korupsyon at pagsisinungaling. At kumbinsido ako dahil kilala ko ang Pilipino. Hindi deserving na makamit pa ng bayan natin ang mga yan bago ang lahat. Dapat niyong malaman na aahon tayo sa kahirapan at titigil ang katiwalian na ang ekonomiya natin ay magiging matatag. May magandang kinabukasan ang Pilipinas. Nagsisinungaling ako kung sasabihin ko sa inyong hindi tayo kailanman magiging isang bayang dakila. Eh kung baliktarin natin ang lahat, ito ang katotohanan. Thank you. So, with that, I end my talk. So, if you have questions, no? May tanong? Yes? So una, pinakamalaking frustration na hinarap nyo, and pangalawa, what keeps you going? Naku, sa frustration, sobrang dami. Siguro ang pinakamalaking frustration is yung pag meron akong gusto pero alam ko na hindi ko siya makukuha agad-agad. Kasi sometimes nagmamadali ako, yung para I have so many dreams for this country na sana hindi naman alam na, Epan! Diba? Sana, bakit pa may mga revisionist ng ano? Pero ako, parang the moment ma-realize ko na na-frustrate ako, na parang gusto ko lang, parang bilisan na, I try to, ano, to catch myself, na parang, relax. Hindi lang naman ikaw ang, ano, ang kasali dito. So, ano ako, kinakalma ko na lang ang sarili ko, kasi, di ba, ang daming tsaka sa bayan ito. But, yung ka-flip side kasi nung frustration ko is naman yung overwhelming na nakikita kong ginagawa ng iba't ibang sektor sa kanilang mga larangan tungkol sa pagbabago. Like for example, yung mga RH enthusiasts who've been working on RH for like 14 years and then all of a sudden, di ba? Finally, na natuloy na siya. Parang naano naman ako doon, nabubuhay naman ako ng loob. So, ano pa isang tanong? What keeps me going? I love the country. Addict ako sa love for country. Sobrang addict ako dyan. Parang feeling ko, parang ito na ata yun, yung maging wanna change ako. Ito na ata yung life purpose ko. So, fight, tanggapin na natin, wala natin kontrahin. So, what I do keeps me going actually. I love what I do. So, bonggang-bongga yun sa akin.
Next. Good afternoon. I'm Florida Queen from Yupita Clovid College. From sorry? Florida Queen, Yupita Clovid College. I understand how powerful mass communications could be in influencing people, especially the young people. And the effect could be positive or negative. It depends on how we try to get across the information we'd like to bring to them. Now, with the many issues that have we have faced in recent days or even in past years, on your part, as someone very influential, what are the criteria you will use in choosing a particular issue to engage into for debate or whatever platforms? Kasi I believe all of us have good intentions for our country. Lahat tayo, I believe, even the ordinary people, influential people, lahat tayo meron tayong magagandang intentions. But sometimes it varies or it differs on how we deliver that. And for issues, there could be two sides always. And it depends on what view are we taking in. Depende sa perspective yan. So, in your discernment process, ano yung criteria ang ginagamit mo para sabihin mo na ito yung issue na to, kailangan i-engage to a higher level. So that our young people could also discern which issues ang ating kailangan pag-usapan at malalim at issues na kailangan hindi pag-usapan. Because as Warren said, it would depend kung anong perspective ang pinangahawakan natin. Thank you. Kami kasi, sa Wala Change, pag ang issue mainit, like for example, di ba, impeachment, nung panahon nung ni Corona, napakainit niyan, so gagawa kami niyan. Diba, nung RH, gagawa kami niyan. Yung pagbili ng Tiloy ng Porsche, gagawa kami niyan. But admittedly, hindi lahat ng issue pwede namin gawa ng video. You know, we spend 200 to 250,000 doing one video. Kasi, while kami halos libre, mag-provide kami ng costume, makeup artist, yung crew, biglabiyara ng buya, kakain ka, makakagawa ka ng set, ang sasakyan, overtime, then those cost. So, yun namin pwede patulan lahat ng issue. Pero ang issue feeling namin, apektado yung nakararami, yun ang pinipili namin. Ngayon, kung paano kami nag-decide kung pro kami or against, yun na yung kalidad ng mga pagkatao ng mga kasama ko. Kasi, and mind you, hindi kami palaging pare-pareho, ha? Pero kami, di-discuss kami. For example, yung isa ayaw niya gumawa ng video. Kasi ang feeling niya parang, tapos gusto kawain si Pinoy na yun. Kulang ka sa pansin, eh. So, walang sumikat eh, ginagano'n ako. So, ano ba parang gusto walang sumikat? Kasi imagine mo, sikat na sikat yung tao, titirahin ko. Siyempre, parang bidang-bida ako. Ginagano'n nila ako. Ano gustong gawin? Gusto mo sumikat? Nabubulantang ako kasi, baka totoo, no? So, you allow other people to help you process it. So kami discuss kami talaga palagi. Kaya ako, while I am the face of the advocacy, I am not alone. I mean, I have a group of, thank God, you know, really wonderful people and very creative who I bounce ideas with, who put me in check whenever feeling nila parang, oh me, sobra na yan. Oh, wag naman yung issue na yan. Relax ka lang. Kasi syempre of all of us, ako yung mukha eh. I get invited, diba? I travel a lot. Sila mas tago. So sila yung taga nagkakalma sa akin, taga-ground sa akin. And I love my friends for doing that. Kasi one of the major writers of the advocacy is actually Rodolfo Vera, who's a Palangka, multi-Palangka award winner, a very great guy, who is also my best friend. So, yun ang importante yung relasyon ko sa creatives ng Wala Change. Have you ever done a video parang against your will or something? Yeah, like in a certain issue, you don't parang you're not with the wala. Pag ginawa ko, especially yung video, dapat pinaniniwalaan ko. Kasi mahirap yun. Aren't you afraid of the threats that is going to be thrown to you, for example, death threats or libel cases, etc. Dead man. Thank you.
naman talaga pwede mong katakutan, di ba? Like for example, when we did the Patuan video, that was a really scary video. I hope you watch it on YouTube, God's Children. Nakakatakot talaga yun eh, kasi nilay kami ng mga footages ng Patuan Massacre. Tapos yung tignan namin yung Patuan, sabi nga sa akin ni Roddy, huy, are you sure you want to do this? Ako, writer mo lang. So ikaw ang mukha. Sabi nga, hindi nga tinatanggap ng mga judge to eh, ng mga sino ba to, yung mga nagtetestify, ayaw nga nilang tanggapin eh. Sabi, ikaw rin ah, baka mami, pakatay ka ng mga Patuan. Habi ko, oo nga, ano? Sabi ko, sige, pakita nga ng script. When I saw the script, I said, okay, fine, go. Kasi kung matakot naman ako, parang feeling ko, parang tinatalo rin ako nung mga tao na gusto kong labanan. Eh, so sabi ko, ay, ako, dead man na lang. And so we proceeded with God's Children. That's the Patuan video. So yeah, dead man. Yeah, dead man. Excuse me, meron pong komento lang isa nating delegate dito. This is it. Good evening, ma'am. This is not for the defense of Mayor Gatchalian. But don't you think that the organizers chose that kind of design themselves? Okay. Wala atang kinalaman si Mayor sa park. And with connection to our videos, minsan nagiging dahilan siya ng too much negativity sa mass media and social media dahil sa iba't ibang opinion ng mga nakakakita at nakakapanood nito. So how do you deal with the too much, what's this, rant, negativity of these people? How do you balance or equalize the opinions of those people from different sides? Tungkol din Mayor Winfrey, I am with anti-Epan. So, you know, I do not believe in politics. If you do good, you don't need to put your face, your name, your initials on anything. Your word will speak for yourself. Really, come on. Hindi sa akin dahilan yung gusto mong sabihin yung mga ginagawa mo. Eventually, malalaman ng tao yan kung tama ang ginagawa mo. Ngayon, yung design, I think the organizers can answer that because I'm not an organizer. They put up the tarp. So maybe they know why they did it. Ako lang, as part of anti-Epan, I will have to speak my mind because yun yung klaseng politiko na nilalabanan ko. No, doon naman sa, I put out a lot of negativity. You know, lagi meron namang pupuna sa'yo eh. And that is very important. Alam mo ang gagawa ko isang bakit sa mula, like ang pinupuri. Hello? Diba? No? So when I put something out there, merong makakagusto, merong makakaayaw. That's what we love. At pag yung nakakagusto tsaka nakakaayaw ng usap, ng maayos, even sa thread ko sa Facebook, diba? Merong may gusto, merong ayaw, nag-aaway sila ng dalawa, pero they stick to the issue. Tuwang-tuwa ako doon. I think that's really, really great, no? So, there's so much negativity. Ako, sa amin, kasi kami ang bumabodo, we think na pumupukaw kami ng kamalayan, na nagigising, di ba? Through humor, through political satire. And hopefully, because of that, nababawasan yung mga apathetic sa mundo. So, yeah, we like the discourse. Since this is an open forum, the organizers did not print or design the tarp being put up for Wing Gatchalian. It was requested to be put up by his staff. And as a speaker, I would like to accommodate the request, given that pinaunlakan nila yung invitation. So, ganun lang ang feeling. Hello. Just a disclaimer, we did not create the tarp. It was requested, again, like what he said, it was requested by the staff that we put it up so the mayor could see it. But in the first place, so to put a reaction. So the mayor can see it. I'm starting to Just to be fair, anybody can form their opinions regarding the tarp. If you're anti-Apple, if you're not, if you think it's justifiable for you to have a tarp, sure, those are your opinions. But put them up there because it was a request from
guest that we invited. And yeah, you can say anything about it. It's an open forum. But anyway, that's me. How about you guys? Are you planning to go to politics? Lagi akong tinatanong yan, actually, no? Alam niyo, yung ginagawa ng politiko, maraming pwedeng gumawa nun. Yung ginagawa ko, konti lang naman kami, eh. Diba? So, I stick to what I do. Ito ang mga politiko. Saka hindi ako matalino, no? Ibang karga ng lola ko, Archos. Hi, I'm Charles from Medellin. I just want to ask, if you will be the ambassador, you're going to promote Philippines. Yes, I'm the president probably. If you're going to promote Philippines and change more fun in the Philippines, how are you going to promote Philippines in your best way? Wow. Came out, asan na ako dun eh, hindi ko maintindihan yung it's more fun in the Philippines. Parang, although they talk to us kasi we're in social media and they know we will put out something about it, no? Parang sa ko, mang-inis ba ako, but when I said it's more fun in the Philippines, kasi nung binibenta sa aming idea na yun, na sinasabi nila, people come here to the Philippines not just for the sight, but for the people. Diba? So kumbaga parang ako din kasi ganun ako when I go to a country, I will remember the place, but I will remember the people more. So ako siguro, I mean, apart from selling the beautiful spots of our country, I'd also sell our people. Ang problema mo lang, diba, ang dumi-dumi yung pagti sa mga people sa ibang bansa. Diba? So siguro ako, if I'm gonna sell it, I also want to sell the spirit of what is Filipino, diba? But I do not know how to put it into words right now. But there's a spirit that is so Filipino that is in every wonderful gawa ng Diyos, but I don't know how to put it into words. But yeah, I hope it's not just selling fun, but it's more fun in the Philippines as well. Kaya di ba nagdo-double ano yun, ang daming double-double ng fan. Diba, lulukohin nila na may nakasakay ng motorsiklo, 13 silang magpamilya. The forest gets scared eh, because that's not fun. My God, how can you do that? They have 10 people in a motorcycle, they will die. But sa akin yung minugat at as fun, di ba, we will die together, I'm so proud. Dapat easy, di ba? Nung pinakita ko si isang foreign na loka siya, how can you say it's fun? That's scary, don't do that. Hindi ko ma-explain yun, di ba? Sa atin, fun yun. Chos, ganda ko kasi, di ba? They give me security without me knowing it. So, that's what they do. So, alam mo, major people na nagbabantay sa'yo, but someday, sabi niya, I will introduce you to them. Kung ganun, hindi ko maintindihan yun. Pero yung ako yung coach na ginagawa ko, kasi sometimes yung, parang po siya, huwag na, huwag nilang alamin yung mga ganyang bagay. Meron ako mga natatanggap na kung ano-ano, basta. I get some weird stuff. Excuse me, I'm from Pasig City and I would like to ask two questions. Yung una po, hindi ko po alam kung alam niyo na, pero may SK po na nilagay yung face niyo sa isang target and then nilagay po siya niyo. And I would like to ask po sa reaction niyo. And yung second question ko po, I admire you but sorry for my question. Sabi niyo po, anti-Apple kayo and kung maganda yung deeds ng isang tao, hindi na kailangan ilagay pa yung pangalan or mukha. But, sorry for my question, I really do admire and... Okay. But yung last po na pinakita niyong movie, ano po yung personal na reason niyo? Ba't niyo po pa nilagay yung
username you wanna change? Bakit ko talaga yung pangalan ko sa movie ko? Yung pinakita yung pangalan ka na pwede po yung pangalan nyo, tapos sa bago na yung title na baliktaran. Yung last pong pinlay natin. Yung baliktaran? Bakit nakalagay? Bakit may pangalan ko? Okay, parang you said na parang ayaw niya nilalagay yung pangalan sa mga... Hindi mo ako po yung politiko? Oo, pero I would like to ask na parang... Kunyari, this is na parang pwede sa doon. Oh, taka, relax, relax, relax. Kalma, kalma, kalma. Pakingin natin si Kuya, kalma. Ha? Ang parang example po nun, pwede maging sagot ko sa parang ko. Example, kaya niyo po nilagay yung wanna change sa pinakita niyo pong bayot talang. Para example lang, makilala na kayo po yung may gawa. Parang ganun po. I would like to ask yung personal niyo po na reason ba't niyo po nilagay yung pangalan. Although, you're not a politician, pero it is something na ginawa niyo po para sa ibang tao. Hindi. Oh, kasi yung that magkaiba yun, no? Yung tinitira mo ng politiko na nagpapangalan, mga politiko yun. Ako naman ay critic. And talagang ako nagpapakilala ako, yung kapagawa pa ako ng pelikula na ang title, pangalan ko pa. Because yun yung counterculture na ino-offer ko dun sa kinakalaban ko. So importante rin na makilala yun, na meron yun. Because, you know, there are kids who draw strength from that, who believe that, you know. And so kailangan malaman din nila na, ah, pwede pala yun. Possible. So importante rin na malaman nila kung sino yun. So, siguro last question mo lang po na, kung ayaw niyo po na nagpapakilala yung mga politicians through sa mga tartarins sa ginagawa po niya, ano lang po yung isa-suggest niya na paano nila i-introduce sa'yo niya? Kasi pong Pilipino, kapag may nalaman kang pag may mga picture tarpulin na nakapangalan, mga galit. Pero kapag naman wala kang ginagawa na hindi nila na-recognize, nagagalit na yung mga Pilipino. You know, yung mga kasi tayo naman bansang merong tarpulin. What? I mean, all over the world, sa totoo lang, walang ganyan. Kakalihan yan ng bayang Pilipinas, no? So kung gusto magpakilala, like for example, magpagawa ka ng eskwelahan, di ba? Pag umaanda ng tumabi yung eskwelahan na yun, bakit may eskwelahan? Sino magpagawa niyan? Pwede mo rin malagay from the municipality of Ilocos, from the ganyan. Malalaman naman nila na yung mayor na yun ang gumawa eh. Kaya lang kasi alam naman, ibang gumagawa ay yun ang patalo. Tsaka diba, year in, year out, nangangampanya. Kaya may pangalan, nangangampanya yung pinapatandaan sa yung pangalan niya para sa susunod na eleksyon. I mean, obvious naman yun eh. Kaya akong nilok sa mga politiko na tinatanga tayo, na parang, hello, yung mga kami tangahin. Of course, nilagay niya niya para lagi kayo nakikilala. Kasi tatakbo kayo ulit. Diba? Kasi mayroong mga lalaban sa inyo. Tsaka hindi naman pera yun eh. Pero yun ang taong bayan. Anong business yung gamitin yun? At pag sabi sila, pera nila yung akin ang resibo na pangalan mong nilagay mo. Hindi nila kaya. Promise. I mean, how can they use government money to put their faces forward, their names? Come on, man. Okay. I'm Rain po from Filipino. First po, I would just like to say na gusto ko po yung bit about paliktaran. Because the message is simple, it's all about paradigm. Yeah. And then, question ko lang po, how is integrity of character relevant and how is it important to us youth and student leaders? Oh, napaka. You know, you guys have to walk your talk. Can you imagine kung nagdo-double kayo, doble kara kayo? Na parang here you are, you want to be a good leader, and then, pero alam nila na nangungupit kayo ng pera ng funds ng eskwelahan. Diba? Oo, man. Tsaka kayo kasi hindi mag-uusap ko yun, pero alam nyo, diba? Ipapakpipe ko lang yan. Yan o, yabang-yabang, courses ko. Nangungupit yan dun sa ano, yung dating kampanya. Hindi ba nag-liquidate? Okay, nag-liquidate ko lang. Ilan sa yung SCP Cash and Planter? Hello? Diba? So, importante ang integrity. I mean, kahit ako eh. I mean, ako, as wanna change. Kung malamang naman nag-gulpi ako ng katulong, kung naniwala kayo sa akin, syempre yun din, diba? Alalabas at lalabas naman yun eh. Thank you po. Ma'am, I would just like to ask po, pwede pong magmasahin. I have a planner po kasi. Sure, sure.
ano here, and I like what you said here. Yung yeah, yung ano ang gusto nating baguhin, dapat nating bagay. So I would just like to ask if you could sign this for me. I will. Thank what you. I will. Drink coffee. Okay. Sure. Okay na? Oh, last ka na ha? Buong gabi tayo dito. Last ka na, meron pa? Last three, pwede? Okay, last one. Okay, good evening. I'm from Clyde from Ilongos Norte po. Ito lang yung tanong ko. Sa lahat po ng nagawa niyo, Glimpse movies regarding dun sa advocacy niyo, Miss Juana, may change na ba? Oo, sobra. So sabi mo kasi nakasala ang RH, di ba? Ang FOI, nabuhay na ulit. Meron tayong bagong presidente hindi magnanakaw. I mean, that's big change. Hindi mga perfecto. Malaking bagay yun. Nagbabago na. Pero of course, it's not yet the way we want it. Marami pa tayong dapat baguhin, pero nandiyan na. Abot ka ba? Abot ka namin. Good afternoon po. I'm Beren Sabali from Tacloban City. Yes. Ito po yung tanong ko. Since ang tapang-tapang yung puti, wala mo ba kayong boyfriend or pamilya? Siyempre, may mga threat. Oo, okay. Na okay lang sa inyo yung mga threat. Kayang-kaya niyo yung banggain. What if po yung pamilya niyo na yung tinitira nila? And meron po ba kayong mga galamay sa politika o sa mga army na super ang tapang-tapang ni puti? And yung parang yung mga student leader, youth leaders, parang gusto kayong gayahin pero wala, meron naman kami magagawa. In a sense lang na parang natatakot lang kami kasi wala kami mga kapit, parang yun, mga galamay or something ganun. Yes, that's all. Siyempre, dalaga ako, wala pa akong boyfriend as of today. Cheers. Wala akong boyfriend now. Ha? Natatakot kaya ka sila sa akin, da? Natatakot sila, te? Virgin! Oo. Huwag naman! Huwag yung minamahal yan. Ano ba isang nawala tuloy ako? Ako sa mag-anak, you know, kaya yung mga kapatid ko, di ba, huwag na kayo mag-post-post mga picture ng mga pamangkin ko sa Facebook, ha? Meron ba mga ganun sa kanila? Kasi nga, I know that, for example, Malacanang nireview yung mall ko. In fact, kasi pinapadala nila ako ng mga, yung chine-check, yung mga comment. Mga positive, neutral, negative, positive, ganyan. Yung akin, wala change, negative. Huh? So, chine-check pala ako talaga. Pare na lola mo, chine-check, di ba? Kaya may nagpapadala sa akin ng email na chine-check ako. Yung mga ganun ba? Kasi yung family ko naman, dead ba lang din sa akin eh. Yung parang dead ba life? Yung pang-asin mo na change. Hindi nila ako masyadong, I don't think deal to them. No, I think proud naman sila, pero mga kapatid nila, mga kapatid ko, ano lang naman sila, yung parang tranquila lang at tingin nila sa akin. Galamay? Kayo ang galamay ko, pag may maway sa akin, pagtanggalin yun. So, sa parang okay na yan, wala naman okay na yan. Yung tsaka yung mga walang pakialam, yung talaga gusto kong baguhin yun eh. Kasi, like for example, why you do a movie? Kasi yung internet, maraming naniniwala sa wala dyan yung may access sa internet. Like kayo, of course, alam nila yung advocacy, yung naniniwala sila, bilib sila. Pero ang feeling namin, hindi namin naabot yung grassroots with just social media. Yung mga magsasaka, yung mga driver, yung mga iba, yung mga kasama din sa bahay, wala mo silang access sa social media. Kaya gumawa ko ng pelikula kasi di ba, yung maraming mga manunod ng sine. So gusto namin makapag-cast ng mas wider na net para hindi lang inaabot namin yung mga nasa social media. Sorry, ha?
Last question na po yan. Habang may buhay, ah. Habang may buhay. Thank you. Ah, last na lang daw. Kumawa naman siya. Okay, last na talaga yan. Parang nakikita ko lang ulit mga nagbago na. So, diba? So, we'll see.